So ayan, okay na si Sharp, 45 inches smart TV na galing pa sa ano natin, kapwa natin technician, galing ng Naguilian, Lonyon. So shout out bro Arnel Primero. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Welcome back sa ating channel mga bro. So pasensya na kung ngayon lang ulit tayo makagawa ng video dahil busy tayo sa mga ginagawa nating project sa bahay. So ito yung gagawin natin ngayon, sharp 45 inches. Meron siyang backlight pero wala siyang display. Bali, dala pa to ng kapwa natin technician galing Naguilian, Lonyon. So, bali, maraming tanggap yung kapatid ko ngayon, kaya sasaglit tayo, tutulungan natin siya dahil hindi niya kaya tong gawin lahat. So, ito yung ginawa daw nung ang ginawa ng kapwa natin technician dito, nag-voltage checking siya at wala siyang supply ng ABDD, VGH, VGL. Ang meron lang 12 volts 3.3. So ang next step na ginawa niya, nag-check siya ng shorted na components like SMD capacitor dito sa kanyang source board at wala naman daw siyang nakitang shorted sa kanyang mga SMD capacitor. So ngayon, i-check natin kung bakit wala siyang supply ng mga VGH, VGL, ABDD. So, yan yung kanyang 12 volts sa kanyang fuse. Okay naman. Tapos, check natin yung mga ibang supply dito. Check natin kung nakarating yung 12 volts sa kanyang DC-DC IC. Mapapansin nyo, ano yan? Yun yung 3.3, yung pumalo kanina. Yan yung 12 volts. Tapos, check natin yung iba. Ito, meron pa ditong 3.3 volts. Yung mga maraming capacitor dyan, yan na yung ABDD. So, before ng diode sa ABDD, 12 volts yun. So, after ng diode, dapat meron yung 15, 17 na volts. Nabol tayo ng ABDD. So, 0 volts siya. So, ngayon, ang madalas dito kasi nagkakaroon ng leak or shorted dun sa kanyang mga sinusuplayan ng DC-DC. Madalas itong ABDD. Check natin yung resistance. Ayan o, napansin nyo. Meron tayong nasukat na 240 ohms. So, dyan pa lang, nakuha na natin yung problema niya. Ngayon, kapag nagsusukat ka dito, naka-buzzer ka or naka-beeper yung tester mo, hindi niya makukuha yung mga mataas na reading ng short. Halimbawa yan, short yan pero mataas yung reading, nasa 200 plus ohms. Hindi tutunog yung buzzer kasi mostly 100 ohms pababa yung nakatutunog yung buzzer. Tapos yung ABDD line na yan sa mga kapasitor, pumasok yan sa bawat source scope. May mga kapasitor din yan. Yun yung kinik natin. Magkakadugtong yon kaya nagbabuzzer. Yan. Bibip yung mga SMD kapasitor. Bago pumasok sa ano yan, sa source scope. So, kung ilan yung kanyang source scope, ganun din yung supply ng ABDD na pumasok dyan. At meron siyang capacitor. So, sa dami ng capacitor na yan, kung hindi nagbago yung kanyang physical appearance, halimbawa, hindi nagbago yung kanyang kulay, wala siyang crack. So, hindi mo malalaman dyan kung saan dyan yung capacitor na problema. Pero mostly capacitor yung may problema dyan. So, bawat source scope natin, mayroong capacitor. And then, doon sa mismong
sa DC-DC ano niya, IC, may limang capacitor na naman doon na connect sa kanyang ABDD line. So check natin tong capacitor na to sa ating right side. Bali, nahahati sa dalawang source board yung kanyang LCD panel. Ayan, meron siyang 250 ohms. Ayan, tatanggalin natin yung ribbon niyan na nagdudugtong sa dalawang source board para ma-isolate natin kung saan sa board na yan yung may shorted na capacitor or yung kanyang panel. So, tatanggalin lang natin yung dalawang ribbon na yan. Ngayon, kapag chinik natin yung resistance dito sa ating right side na board, at meron pa rin. So, ayan o. So, nawala na yung 240 ohms na resistance kanina dyan. So, nasa ano na lang yan, K. Ayan o, 5K na lang. So, ibig sabihin, dito sa mas malaking source board yung may problema. Ayan, yan na yung 200. 200 plus ohms. So, dito tayo, magko-concentrate ngayon. So, baling gagawin natin dito na yung palagi din natin ginagawa. So, lalagyan natin muna ng soldering paste, tapos susuplayin natin yung kanyang ABDD line, tapos ano na lang, uusok naman dyan yung shorted na components. Kung yung mismong DC-DC yung problema, siyempre uusok yun. Kung alin man sa mga capacitor yung problema, uusok din. Malalaman natin. So, yung gagamitin ko lang dyan na kapag nag-short killer tayo, so, dapat alam natin yung supply ng linya na isi-short killer natin. So, dito, dahil alam ko naman na ABDD line yan, so, kahit hindi eksakto sa ABDD supply yung lagay natin, kahit mababa lang siya. So, ito, ginamitan ko lang ng 8 volts. Yung ampere niya is nasa 8 ampere din. Ayan, 7.9. Tama na yan. Malalaman na natin dyan yung... malalaman na din natin dyan kung saan yung problema na piyasa. So, ground lang natin. Kanyang negative, dun sa kanyang chassis. And then, isusupply natin to dun sa positive side or mismong supply ng ABDD. Kahit saan na dyan sa mga kapasitor. So, ayan o. Umusok agad yung, ayun, isa sa mga limang kapasitor dun sa kanyang ABDD line. Ayan o. Isa dyan sa mga limang kapasitor na magkakatabi. So, mula sa right, ayan yung una. Ayan yung umusok. So, automatic, yan na yung salarin dyan. Kaya, tatanggalin natin yung kapasitor na yan. And then, check natin yung kanyang voltahe at saka yung display. Tapos, saka natin palitan. So, pag nagpalit tayo, kuha lang tayo ng ano dyan, ng kahit na galing sa ABDD supply. Doon sa mga lumang source board din nyo. So, gamit ng ating hot air, tatanggalin ko lang ang ating sirang capacitor. So, madalas to kapag ganito na tinanggal nyo na yung capacitor, minsan, ano yan, pag ni-reading mo, totally short na. Kagaya nito. Kanina, nasa 200 plus ohms yung kanyang reading. Tapos, nung tinanggal natin, check natin yung capacitor, magiging shorted na. So, normal lang yun sa isang capacitor kapag in-apply na natin ng mataas na heat, magiging ano siya, magiging totally shorted. So, hindi natin yan nilagyan ng hindi natin dinaya yung pagkaka-short ng
circuit ng kanyang ABDD line. Kaya tip dun sa nagto-troubleshoot, pagto-troubleshoot ng ganitong sira, huwag kayong magde-depende dun sa buzzer. Check nyo yung resistance ng mismong supply. Ganon din sa pag-check dun sa mga BGH, BGL. Minsan hindi sa totally short, hindi lang normal yung kanyang reading. So ayan o, pansinin nyo yung capacitor na tinanggal natin. Nung natanggal na natin, nung nainitan, naging totally short na siya, naging zero na yung resistance. Pero itong pinagtanggalan natin ng capacitor, ABDD line, normal na yan. So, gagawin na lang natin dyan ay i-plug in natin. Sukatan natin kung lumabas yung kanyang ABDD. So, pag lumabas, ibig sabihin okay yung kanyang DC-DC IC. So, balik lang natin yung ating ribbon na kumonek sa ating right side ng ating source board para makita naman natin kung magkaka-display, kung okay yung kabuuan ng kanyang LCD panel. So doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, please subscribe kung bago ka pa lang at pa-like. Ayun o, 17.2 volts yung lumabas sa kanyang ABDD. So, ibig sabihin yan, hindi naapektuhan yung kanyang DC-DC IC. Sadyang yung SMD capacitor lang dun sa ABDD line yung naging problema niya, nag-short. Nag-short siya, pero mataas yung kanyang pagkaka-short. So, yan, meron na siyang display. Buo naman, wala namang problema sa screen. So, gagawin ko na lang dito ay hanap na lang ako dyan ng hanap na lang tayo dyan ng ano, ng SMD capacitor same size galing sa ano yan, sa sirang source board. Bali sa ano ako kumuha, sa ABDD line din para parehas sila ng voltage. Huwag kayong kukuha ng mas mababa. Halimbawa, baka kumuha kayo sa 12 volts or kumuha kayo sa 3.3. Ayun, hindi pwede. Mas maganda pa kumuha kayo sa ano, sa BGH, kasi mas malaki ang capacitor noon eh. So, ayan, bali ilalagay na lang natin yung ating pamalit na SMD capacitor. Tapos lilinisan natin and then testing tayo. Bali ngayong araw na to ilang unit yung nakatambak dito, tapos may mga dumating pa dyan. So papakita lang natin yung iba. Siguro hindi na natin papakita na kabuuan na magawa lahat. So papakita lang natin yung iba sa susunod ulit. So marami yung mga ano din dito, marami din yung mga tanggap na kaya namang gawin ng kapatid ko. Kaya habang ginagawa ko yung project ko sa bahay, ina-update naman niya ako. Bali tumatawag na lang siya, sinasabi ko na lang sa kanya kung ano yung gagawin niya at nasusundan naman niya. Kaya kampante naman ako kahit na may ginagawa akong furniture project sa bahay. So dun sa mga followers ko, nagla-live ako sa aking Facebook page. Hindi pa ako palit ng linya. So bali dati-dati pa nung so ayan. Okay na. Okay na 'yang ginawa natin. Tuloy natin 'yung kwento natin mamaya. So ayan, malinis 'yung kanyang picture. So 'yan 'yung nakuha n'yong tip dito, 'wag kayong aasa sa buzzer. So ito naman 'yung pangalawa. Tanggap natin ngayon, araw, nakapila. So, isang 15 inches Hisense. Smart TV din to. And, so, bali yung kapatid ko na yung gagawa dito. Dahil may check din ako dyan na isa pa, na sharp din, na 40. So, bali dun ako sa isang lamesa. Ito yung 50, yung kapatid ko na, yung gagawa dito. So, bali yung kaibigan nating technician dito na taga Naguilian ay tatlong TV yung dinala. So, ako lahat yung gagawa doon.
Tapos, yung iba na, yung kapatid ko na. So, ayan, yung sabi ko kanina, nagla-live ako sa FB, gumagawa ako ng mga furniture project dito dun sa bahay. Hindi pa ako nag-iba ng linya. So, nung high school pa ako, maaga akong natuto sa furniture. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, natuto pa akong mag-sideline sa furniture. Kasi dito sa amin, malapit kami sa furniture shop. So, nung high school pa ako, yon mga 15 years old, hanggang 20 plus. Bali, nung nag-aral ako ng electronics, 21 years old na po ako. Nung nag-aral ako ng electronics. Kaya, mas nauna pa akong natuto sa furniture. Tapos, nung nakapag-aral ako electronics, diretso na yon. Hindi ko na binalikan pumasok sa furniture kasi nga, mas magaan yung trabaho dito sa electronics. Pero yung mga ginagawa ko ngayon, yung mga pangsarili ko na lang sa bahay, yun, gusto ko ako yung gumawa kasi yung gusto kong gawin dun sa project, magagawa ko. So, bali, first time pa lang to na mabuksan. Kita nyo naman yung nakasealed pa kanina. Bali, isang taon pa lang to mahigit, sabi ng may-ari. Tapos, yung gagawin ko naman mamaya ay isang Sharp 40 inches na basic LED TV. Ayan. Tapos, balik tayo dito sa ginagawa ng kapatid ko. So, na-isolate niya kung saan yung may problema dito sa ating left side. So, pinatanggal ko sa kanya yung LC1, LC2. Kita niyo yung resistor na pang-anim sa taas at saka pang-lima sa taas at saka pang-lima din sa baba. Yan yung kanyang LC1, LC2. 0 ohms resistor yan. Tapos yung mga apat naman yan sa taas, apat sa baba, yan naman yung kanyang clock. From clock 1 to clock 8. So, apat na pares. So, eto, pag naka-encounter ko yun ng ganito, mas maganda. Check, tanggalin nyo muna yung LC1, LC2. So, ito, walang effect yung pagtanggal ng LC1, LC2. Kaya yan, pinapatanggal ko na sa kanya yung lahat ng kanyang clocking or kanyang CKB lines. So, from ano na yan, from clock 1 to clock 8, LC1, LC2. So, ayan. Madalas to, pag tinanggal nyo yung mga resistor dyan, mayroon yung iba na pinong-pino yung kanyang picture. Meron din naman yung iba na magkakaroon siya ng fine lines. So, pag nangyari yung mga fine lines, ang gagawin nyo lang dyan ay i-jumper nyo lang lahat yung from clock 1 to clock 8. Tapos, matatanggal na yung fine lines. So, huwag yung gagawin yung idudugtong nyo, i-coconnect nyo sa ground or 1 key to ground. So iba-iba, hindi pwede dito kasi pag ginawa nyo 'yon, magba-black screen. So iba't iba yung panel na ginagawa natin, yung green na ground natin. Tapos sa panel na to, hindi to pwede yung green na ground. Ewan ko lang sa iba kasi yung mga na-encounter ko dito, mas pumapangit kasi pag ginaground mo pa yung mga linya ng clock na pinutol mo papasok sa panel, tapos i-coconnect mo sa bawat isa and then i-ground mo. So ayan, oh, okay na siya. So okay na yung ginawa ng kapatid ko dito. Tapos siguro hanggang dito na lang ulit yung ano natin. Sa susunod naman yung mga trouble. So marami pa tayong ano mga bro, i-upload.
So, ito nga pala yung mga pinagkakaabalan ko nung nakaraan. So, bali dito ako sa likod ng bahay, meron akong lamesa dito na pinaggagawan ng mga project, furniture project, pang sariling gamit. So, katatapos ko lang pinturahan itong TV rack na gawa sa solid na kahoy na Milina. Maraming salamat, Bro Leo Haliganga, dyan sa Hong Kong. Malaking tulong yung binigay mo sa akin na makita circular saw. So, hindi na ako nagpapatistis dun sa kapitbahay namin na furniture. So, tapos na din yung aking ginawa na shoe rack. So, gawa din yan sa Melina. So, kahoy lahat yan. Tapos, yung mga natira pa dito, marami pang natira dito na Melina wood din. Gagawin ko na yung pintuan ng aming kwarto. So, minsan, follow nyo ako sa aking paglalive, sa aking Facebook page na Jewitic PH. Thank you. Walking alone.